Ladies, napapansin mo ba na tila nanlalamig na ang partner mo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga dahilan na iiwanan ka ng partner mong lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto, number 8, may mga nangingialam. Mahirap talaga kapag sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag mag-asawa na yan, tapos marami ang nakikisaw-saw. Madalas dyan, yung mga side ng bawat isa. Madalas yung mga magulang, di ba? At minsan, yung mga kapatid din ng side, sa both sides. So, kapag ang magulang mo ay laging nangingialam sa relasyon ninyong mag-asawa or mag-partner, isang dahilan yan para yung lalaki ay maiinis yan. Isang dahilan yan para lalayas siya kapag lagi-laging ganyan. Kaya the best dyan is bumukod kayo. Lumayo kayo sa mga parents, mga in-laws na yan. Para bumukod kayo, kayo lang ang bukod tangi na magtatayo ng inyong empire bilang mag-asawa. Okay? Kakayanin nyo yan nang walang nangingialam ng mga kung ano-ano dyan sa paligid. Number 8. Number 7. Hindi handa sa commitment. Bakit nga ba pumapasok sa relasyon ang ibang lalaki at hindi pala gustong mag-commit? Diba? Pero may mga ganyan na akala nila ay naglalaro lang sila. Feeling nila ay binatang style. Diba? May mga ganyan na childish ang kanilang pakikitungo or mga ginagawa nila kahit sila ay nasa isang relasyon. Hindi sila nagmamature. Ganun pa rin, para pa rin silang bachelor, binata na patalon-talon ng relasyon. Puro fling lang, puro panandali ang kasama. Yun lang ang hanap. So yung mga ganitong tipong lalaki, mahihirapan talaga yung mag-commit. Kaya sigurado kapag naging kayo, antay-antay ka lang at iiwanan ka rin yan. Kasi maghahanap ulit yan ng iba. So, yung mga stage na to, maaaring hindi pa niya nalalampasan. Hindi pa siya nagsasawa. Kaya ladies, isa yan sa dapat niyong tingnan sa lalaki kung talagang committed na ba siya sa relationship niyo or baka mamaya, ayun, naglalaro lang pala. Petix-petix lang, pa-jowa-jowa lang pala ang gusto niya, di ba? So, isang dahilan yan para haalis talaga yan kasi walang commitment eh. Number 7. Number 6. Hindi mo naibibigay. Ang alin? Ito ulit ang usaping S. Hinding-hindi nawawala yan. So, ang mga lalaki talagang mga literal na creatures yan sa ganyang usapin. At napakahalaga sa kanila ang bagay na yan. Kapag wala ka ng kakayahan para pasayahin, paligayahin ang partner mo sa aspeto na yan, nako, mataas ang tsansa na yan ang magiging dahilan para layasan ka ng lalaki. Kaya kung napapansin nyo, lagi kong sinasabi na kapag nandun na kayo sa akto, nandyan na nga lang din kayo, ibigay mo na yung lahat mo. Gawin mo na ang nararapat para maligayahan ang iyong kapareha. Kung pinapaligaya ka, ganon din ang gawin mo sa kanya. Kaya ladies, gawin mo na ang nararapat or else maging dahilan yan para iiwanan ka ng lalaki. Number 6. Number 5. Nawala na yung attraction sa iyo. So ito na yung literal na na-fall out of love siya sa iyo. Kung ano man yung mga dahilan, maaring naipon na yun over time. At ngayon lang niya na-realize na wala na pala. Wala na pala siyang dahilan para mag-stay pa sa relasyon na yan. Dahil nararamdaman na niya na hindi na talaga siya masaya. Wala na yung pagmamahal. Eh ano pa nga ba ang gagawin niya kung wala na talaga? Mahirap namang makipagplastikan, mag-pretend na mahal mo ang isang tao para lang ma-save mo yung relasyon. Hindi po ganun. Unfair yun sa partner mo. Kung hindi mo mahal, better na umalis ka kaysa titiisin mo yung sitwasyon na nagdudusa ka
Tapos yung partner mo nagdudusa rin kasi alam niya na hindi mo na siya mahal. Napipilitan ka lang para mag-stay sa relasyon na yan. Kapag nag-stay ka ba dyan, pagkukunwari na lang ang nangyayari. Kaya isa yan sa mga dahilan na lumalayas o umaalis ang lalaki dahil wala na. Wala na yung attraction. At kapag wala yung attraction, kasunod na yung pagmamahal dyan. Number four, ito yung mga personal na issue. So, maaring yung lalaki ay marami siyang pinagdadaanan, problema. Maaring sa trabaho niya or mismo sa inyong relasyon. So, hindi niya nakakayanan at may mga lalaki na talagang mahina sa ganito. At ang last resort nila is umalis. Lalayas sila na hindi nagpapaalam. So, ganun ang ginagawa nilang escape para matakasan kung ano yung kinalalagyan nilang ayaw na ayaw nilang maranasan or hindi nila hayang pag-iisan yung mga kinasasadlakan nilang sitwasyon. Okay? So, hindi ko nila lahat ng lalaki pero may mga lalaki na ganyan. Isa yan sa mga dahilan para ang lalaki ay umalis sa piling mo dahil sa kanyang mga personal na issue sa sarili niya, hindi sa iyo, kundi sa mismong sarili niya. Siguro kapag naayos na yung sarili niya, tsaka siya maliliwanagan. Oh, at maaari siyang babalik. Pero mas madalas kapag ganun, umaalis yan at wala nang balikan. Number three, third party. So, hindi talaga maiwasan kapag ang isa sa inyo, lalaki, babae, ay marupok. Sabihin natin, sa part ng lalaki, aalis siya dahil nakahanap siya ng ibang babae. Alam mo, kapag meron na talagang nakitang ibang babae ang lalaki, mas madalas na siya ay aalis, iiwanan ka. Dahil bago yun . Kapag bago, iba na naman yun. Ibang pakiramdam yun. Ibang thrill ang nararamdaman. Excitement. Diba? Ang babaw na dahilan, pero real talk yan. At eto naman, maaring third party sa party ng babae. Kaya yung lalaki, aalis din siya. So kapag meron talagang isang biglang sumingit sa relasyon ninyo, yan ang kasiraan ng pagsasama ninyo. Kapag meron sa inyong dalawa, ang meron ng iba. So ayan po, ang number 3. Number 2, eto, yung madalas na ang away. Bakit nag-aaway na? Kasi napakarami ng dumarating na challenges. Andyan yung mga sari-saring problema. Problema mismo sa inyong dalawa. Problema sa bahay. Problema sa inyong kaperahan. Financial. Gastusin. So lahat yan ay napakalaki ang impact sa relasyon ninyo. At kapag mahina-hina kayo, sigurado na isa sa inyo ang bibigay. So dito, nagkakaroon na ng pag-aaway dahil sa mga ganyang pinagdadaan na ninyo. Yung away na yan, humahantong na yan madalas sa mga pagsasabi ng mga masasakit na salita. Nakakapagbitaw na kayo ng mga pananalita na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa bawat isa. So dahil dyan sa pag-aaway ninyo, wala na. Yung respeto ninyo sa bawat isa, sira na. Kasi nagbabatuhan na kayo ng mga masasakit na salita. Minsan, humahantong pa yan sa physical na sakitan. Kapag ganyan, may mga sakitan na verbal, physicalan, it's better na pumalas na lang kayo sa ganyang relasyon. Pero, yan ang isa sa mga dahilan kaya umaalis or iniiwanan ka ng lalaki kapag madalas na ang away sa inyong relasyon. So, ayan po, ang number 2, Number 1, hindi na masaya. Ang babaw yata. Pero kapag ang lalaki ay hindi na siya masaya sa piling mo, siguradong maghahanap na yan ng iba. Isang dahilan yan para magkaroon na siya ng dahilan na iwanan ka. Kasi hindi na talaga siya happy sa iyo. Okay? Nangyayari ang mga yan kapag marami ng nangyayari na hindi maganda sa inyong relasyon.
since ang isang relasyon or pagsasama ay hindi perpekto, maraming mga pagsubok, maraming mga suliranin na pagdadaanan ng relasyon na yan. At yung hindi na masaya, isang dahilan yan para umalis ang isa. Marahil ay puro na kalungkutan, puro na konsumisyon, problema, stress, kaya humantong na sa ganyan. So ayan po ang number one. So, ayan po ang mga dahilan para iiwanan ka ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.